Nagmamakaawa ako sa inyo. Huwag ninyo ako papatayin. Hindi ko gusto magtungo sa landas na kasamaan. Ano ka, Ma? Hindi mo ginusto maging masama? Sa tingin mo, kaya mo akong manipulahin? Sinugod nyo kami at tumulong ka sa pagkitil ng buhay ng mga inosenteng tao. Kaya ang dapat sa'yo, mawala na sa mundong ito. Susundin ko lahat ng gusto nyo. Huwag nyo lang akong patayin. Maawa kayo. Hindi ko may sasalba ang buhay ng ina at mga kapatid ko kung mawakasan ninyo ang buhay ko. Ang ating mundong ginagalawan ay nababalot ng misteryo na pumupukaw sa ating isipan tungkol sa mga hindi pangkaraniwan. Ngunit paano kung ramdam mong hindi ka kabilang sa mundong ito dahil ikaw ay naiiba sa karamihan? Paano kung hindi ka isang puro at ordinaryong tao at nagmula ka sa ibang dimensyon na malayo sa ating daigdig? Kakayanin mo bang gampanan ang iyong misyon bilang tao gamit ang iyong katawang lupa? Isang magandang araw sa inyo, Sir Froy at Karine, pati na rin sa mga patuloy na nagmamahal sa inyong channel. Sa totoo lang, nakasubaybay na ako sa inyo noong nagsisimula pa lang kayo at natutuwa akong makita ang progreso ng ang manlalakbay. Lubos ang paghanga ko sa inyo dahil talagang nabibigyan nyo ng kulay ang bawat kwentong ibinabahagi nyo sa amin. Talaga namang nagmarka ang extraordinaryo nyong tinig sa aming mga tagapakinig. Maraming salamat po pala sa pagpapaunlak ng aking kahilingan na maibahagi ang aking karanasan noong taong 1980. Tawagin nyo na lamang po akong Ingo Adlawan. Hindi ko po ito totoong pangalan. Nagdesisyon po akong hindi ipaalam ang aking katauhan upang maprotektahan ang mga mahal ko sa buhay. Noong kabataan ko ay sa Masbate kami nanirahan ng aking pamilya. Ngunit lumipat kami sa Maynila sa taong 1990 para ipagpatuloy ang pangarap kong maging lisensyadong guro na tutulong sa paghubog ng isipan at pagkatao ng mga kabataan. Siya nga pala, nag-iisa akong anak ng mga magulang kong Bicolano. Masasabi kong lumaki ako sa isang normal na pamilya na may payak na pamumuhay. Nagtrabaho ang ina ko bilang isang mananahi at ang ama ko naman ay karpintero. Hindi man marangya ang buhay namin, ngunit mayaman naman sa pagmamahal ng aming pamilya. Maraming gustong ituro sa akin ng mga magulang ko at kabilang na dito ang karate. Bukod kasi sa pagkakarpintero, naging abala rin si Tatay Gusting sa pagtuturo sa akin ng karate. Natutunan pa raw niya ito sa kanyang lolo, kaya gusto niya ring maipasa sa akin ang kaalaman niya sa karate. Kaya 2 taong gulang pa lamang daw ako ay sinimulan na niya akong sanayin. Ayos anak! Napakagaling! Napakapulido ng mawashigiri at ushirogiri mo! Walang duda, nagmana ka nga talaga sa tatay mo! Salamat po tay! Kung hindi rin dahil sa'yo, hindi ko naman makukuha ng gusto ang tamang teknik sa roundhouse at back kicks, diba? Ganyan talaga anak. Kaya nga nahumaling sa akin ang iyong nanay nang malaman niyang karatista ako eh. Ikaw talaga tay, iba talaga ang bangis mo. Siya, halika na po. Tinatawag na tayo ni nanay para magkapunan. Practice ulit tayo bukas ha. Sige ba anak? Maganda ka para sa sparring natin bukas, ha? Lakasan mo at galingan mo! Hiya! Habang abala ang aking mga magulang sa kanilang mga trabaho para may taguyod ang aming pamilya, ako naman ay nakatuon ng aking atensyon sa pag-aaral. Ngunit araw-araw kong binibigyan ng oras ang karate.
May kung anong boses kasi sa utak ko na nagsasabing magagamit ko yun balang araw. Pinalaki ako ng aking mga magulang na may takot sa Diyos at mabuting puso. Ngunit hindi ko mapigilang mag-isip kung bakit ako naiiba sa karamihan. Ang ibig ko sabihin ay hindi ako katulad ng mga nakikita kong binata. Isang taong gulang pa lamang kasi ako ay nakakapaglakad at nakakapagsalita na ako ng diretsyo. At sa aking paglaki, naobserbahan ng mga magulang ko na may pambihirang talino ako. Biro pa nga ng mga nakakilala sa aming pamilya na sinalo ko raw ang lahat ng katalinuhan mula sa ating may kapal. Wala na raw natira sa iba, kaya laganap ang mga mangmang sa aming lugar. Hindi mawari ng mga guro ko kung paano ko nagagawang kabisaduhan ang mga asignatura sa aming paaralan nang walang kahirap-hirap. Maraming beses ko rin tinanong ang aking sarili kung ano ang totoong kahulugan ng buhay at kung ano talaga ang misyon ko sa mundong ito. Sa totoo lang, sa murang edad ko ay prosigido ko malaman ang mga sagot. May mga pagkakataon din na nakikita ako ng mga kaklase at guro ko na nakatulala lang habang nakatingin sa kalangitan. Labis ang pagkamangha ko sa ating kalawakan na umabot sa puntong hiniling kong makalipad ako sa impapawid at matunghayan ang kagandahan ng mga planetang nakapalibot sa ating daigdig. Kaya ako'y nabansagang henyong weirdo sa aking eskwelahan. Mayroon din akong mga kakayahan na ang aking pamilya lang ang nakakaalam. May mga gabing nagagawa kong kontrolin ang mga panaginip ko. Lahat ng nais kong maranasan sa loob ng panaginip ko ay nagiging makatotohanan. Kaya kapag gusto kong tubuan ng pakpak at lumipad para siyasatin ang ating mundong ginagalawan, ay madali ko lang nagagawa. Lucid dreaming ang tawag dito. Malinaw pa sa aking isipan na may mga panaginip din akong nagkatotoo. Halos positibo at negatibong mga pangyayari sa buhay ang aking mga napapanaginipan. Para bang ipinapakita sa akin ng sanlibutan ang hinaharap upang magsilbing gabay sa atin at makapaghanda sa mga susunod na kaganapan sa ating buhay. Bukod sa mga nabanggit ko, malakas din ang pakiramdam ko tungkol sa mga taong nakakahalubilo ko. Nalalaman ko ang totoong intensyon nila, lalo na kapag may interaksyon ako sa kanila at sa pamamagitan ng pakikinig ko sa aking intuisyon. At nakukumpirma ko na lang ito dahil sila na mismo ang nagbubunyag sa kanilang mga sarili. Sa totoo lang, hindi ko nalang dinibdib ang mga panghuhusga sa akin ng ibang tao. May ibang mga nagsasabi rin kasi na may schizophrenia daw ako dahil lagi akong tulala sa kawalan at lumilipad ang aking isip. Posible raw na nag-hallucinate ako kapag wala akong kibo sa isang sulok. Hinayaan at ipinagdasal ko na lang sila. Hindi ko nalang inaksaya ang aking enerhiya sa pagpapaliwanag sa kanila dahil hindi ko rin naman sigurado kung maiintindihan nila ang mga sentimiento ko. Isa pa, ayokong magpalaganap ng negatibong enerhiya sa pamamagitan ng pakikipag-away. Sa tingin ko naman kasi, lahat ng hindi pagkakaunawaan ay madadaan sa malumanay at mabuting usapan. Ang hiling ko lang para sa sanlibutan ay mas malawak na pangunawa sa isa't isa. Kabutihan sa puso at pagmamahal sa Diyos, sarili, sa kapwa at sa lahat ng may buhay sa ating mundo. Isang hapon, nagdesisyon ako maglakad pa uwi galing eskwelahan upang daanan si Mang Ben sa kanyang pwesto sa palengke. Ang pamilya ko kasi ay sa kanya lagi namimili dahil mas sariwa ang gulay at prutas na ibinebenta niya kumpara sa iba. At isa pa'y, naging malapit na kaibigan na rin siya ng aking mga magulang, kaya lagi ko rin talaga siyang binibisita.
Iho! Alas dos pa lang ah! Bakit nandito ka na agad? Ang sabi ng tatay mo na isang araw eh, bandang alas 4 ka pa makakapunta. Mang Ben, may programa po kasi ngayon para sa mga guro sa eskwelahan. Kaya pinauwi na agad nila kami, kaninang alauna pa. Yung ibang mga kaklase ko po, nandun pa rin sila para manood. Nalula po ako sa dami ng tao kanini. Para kasing nasasagap ko lahat ng emosyon nila. Ah, galun ba? O sige, magpahinga ka na muna dito. Eto, buko. Inumin mo muna para gumana ang pakiramdam mo. Ang init-init pa man din na panahon ngayon. Salamat po, Mang Ben. Siya nga po pala. Pabili rin po pala ng kangkong, talbos ng kamote, pechay, sayote at sitaw. Samahan mo na rin po ng mangga at saging. Naubusan na po kasi kami. Ah, sige, Ingo. Salamat sa inyo, ah. Lagi niyong pinapakyaw itong mga tinda ko. Pagpalain sana kayo ng Diyos. Pagkaubos ko ng pagkasarap-sarap na buko juice, ay nabuhayan ako. Kaya nagpresenta na akong tulungan si Mang Ben, lalo na sa mga mabibigat na bubuhatin sa kanyang pwesto. Gusto ko rin kasing gumaan ng pakiramdam niya, dahil mag-isa na lang siya sa buhay, at wala siyang makakatulong sa pagbabantay sa kanyang tindahan. Tulad ko'y, wala rin siyang mga kapatid at ilang taon nang namaalam sa mundo ang kanyang mga magulang. Binata pa rin siya hanggang ngayon, kaya ginugol niya na lamang ang kanyang oras sa pagpapalago ng kanyang negosyo. Bilib ako kay Mang Ben, dahil kahit buo na ang kanyang desisyon na hindi niya tatahakin ang landas ng pagkakaroon ng sariling pamilya, inilaan niya ang buhay niya sa pagtulong sa mga nangangailangan, mapatao man o hayop. Ayon sa kanya, hindi niya naramdaman na may kulang sa kanyang buhay dahil sa pagmamahal pa lang ng mga sinalba niyang aso, pusa at ibon ay kumpleto na siya. Kaya kapag pumupunta kami sa kanyang bahay, ay sinasalubong agad kami ng kanyang mga alagang itinuturing niyang kapamilya. Sabi niya pa nga na sinalba rin daw siya ng kanyang mga alaga. Talaga namang nawiwili ako sa pagbisita sa kanyang masayang tahanan. Bukod sa maraming maamong hayop, napakaganda rin ng kanyang hardin na punong-puno ng mga halaman at bulaklak. Mayroon din siyang pananim na prutas at gulay, at ang iba nga doon ay kanyang ibinebenta. May mga kinuha rin siyang tao na nag-aasikaso sa kanyang mga alaga na pupunta sa kanyang bahay araw-araw. Sila ang nakatoka sa pagpapakain sa kanyang mga alaga habang siya'y abala sa palengke. Ang iba naman ay nakatutok din sa pag-aayos-ayos sa kanyang hardin. Labis ang pasasalamat ni Mang Ben sa kanila, kaya talagang itinuturing niya mga itong bilang malapit na kaibigan. At lagi rin handang tumulong si Mang Ben kapag sila'y nangangailangan. Sumuporta rin siya sa pag-aaral ng mga anak nila upang mabigyan ng pag-asa ang mga salat sa buhay na iangat ang mga sarili nila. Marami mang ginagawa si Mang Ben, ngunit sinisigurado pa rin niya na pag-uwi niya galing sa palengke ay aasikasuhin niya ang kanyang mga pinakamamahal na alaga. Sa katunayan pa nga niyan, ay lagi niya rin kinukumbinsi ang mga nakakausap niya na magsalba ng buhay ng mga hayop na palaboy-laboy sa kalsada. Naaawa kasi siya sa mga ito dahil mahirap ang sitwasyon nila na tinataboy o inaabuso sila ng ibang tao. Nais niyang bigyan sila ng pagkakataong mabuhay ng masaya at masagana. Mang Ben, mauna na po muna ako. Maraming salamat po dito sa mga pasobra mong prutas, ha. Matutuwa talaga nito si Nanay. Paborito niyo po itong mangga. Ah, sige. Mag-iingat ka, Ingo. Maraming salamat din sa tulong mo, ha. Baunin mo rin itong buko juice para hindi masayang, oh. Naku, salamat po. Sakto. Mabubuhayin ulit ako mamaya pag mag-iinsayo ko ng karate. Oo nga pala. Galingan mo sa pag-iinsayo, ha.
mabuting sinasanay ka ng tatay mo dahil siguradong magagamit mo yung kaalaman mo balang araw. Umalis ako sa palengke ng nakangiti dahil talagang nakakatuwa ang kabaitan at suporta sa akin ni Mang Ben. Pakiramdam ko, naging pangalawang tatay ko na rin siya sa pagiging magaan ng loob ko sa kanya. Bago ako umuwi, ay dumiretso muna ako sa batis na malapit lang din naman sa aming tahanan. Halos araw-araw din akong dumadaan doon dahil napapawi ang anumang pagod sa aking katawan, pati na rin sa utak. Nakakahinga ako ng maluwag kapag nakakalanghap ako ng sariwang hangin. Nakaka-presko talaga ng paligid, lalo na kapag nakakarinig ako ng mga huni ng ibon, tunog ng mga palaka at kuliglig, pati na rin ang agos ng tubig mula sa batis. Ito ang musikang hatid sa atin ng inang kalikasan. Sinamantala ko na ang pagkakataon na walang ibang tao roon kundi ako lamang. Naghilamos ako at binasa-basa ko ang aking katawan para madampian ako ng sariwa at malinis na tubig. Pagkatapos ay isinagawa ko ang isang uri ng meditasyon na tinatawag na grounding o paglalakad sa lupa nang walang suot na sapin o tsinelas sa paa. Kakaiba man sa paningin nyo o nakakatawa man para sa inyo, ay namili ako ng isang malaking puno para yakapin ng matagal. Ang mga ito kasi ang paraan ko para kumonekta sa ating inang kalikasan para bumuti ang pakiramdam ko kapag ako'y nakakaramdam ng negatibong enerhiya na nakapalibot sa atin. Alas 5 na ng hapon nang nakaisip na akong umuwi, kaya inayos ko na ang mga gamit ko at pinatuyo ko na rin ang mukha, braso at mga paa ko gamit ang baon-baon kong bimpo. Pauwi na sana ako nang may makita akong ibon sa daan. Bali-bali ang pakpak niya at tila hinang-hina na rin ito. Sa tingin ko'y isa itong maya. Ngunit hindi pa rin ako nakasigurado ng panahong yun. Mayroon kasing kakaiba sa kanya. Ang kanyang pakpak ay kulay lila at asul na hindi makikita sa isang tipikal na ibong maya. Hindi na ako nag-alinlangan pa at dahan-dahan ko siyang kinuha para mailagay sa isa ko pang bimpo. Mabuti na lang at malapit na ako sa bahay ng oras na yon, kaya konting lakad na lang ay natanaw ko na agad ang ama ko. Tay! Tulungan niyo po ako! Oh, anong nagyari dyan sa ibon? Isang mo na pulot yan. Halika, gamutin natin anak. Hindi ako nakapag-insayo ng hapon na yon dahil naging abala kami sa paggamot at pag-aalaga sa napulot kong ibon. Mabuti na lang naiwi ko siya sa amin at naagapan namin siya. Ipinagdasal ko rin siya noon na sana bumilis ang kanyang paggaling para sumigla na siya. Pinangalanan ko siyang Isko. Naalala ko pa noong paano niya ako tinitigan na parabang labis ang pasasalamat niya na iniligtas ko siya at binigyan ng pag-asang mabuhay. Hindi ko rin naintindihan kung bakit tila kakaiba siya at hindi siya normal na ibon. Parang may koneksyon ang kaluluwa ng ibon na yon sa akin. Iniisip ko na mga oras na yon na maaaring anghel o gabay siya na nag-anyong ibon at ipinadala siya ng ating may kapal upang mapagtanto namin na lahat ng may buhay ay mahalaga. Kung ano man siya, ang importante sa akin ay nabuhay siya. Matapos namin siyang gamutin, ay handa na rin kami ni tatay para maghapunan. Naglatag ng pritong tilapia at sinabawang tahong si nanay sa pagkainan. Sabik akong kumain dahil talagang paborito ko ang mga inhanda nila ni tatay. Bukod kasi sa masustansya ang mga yon, sobrang sarap talaga magluto ng mga magulang ko. Nang handa na kaming lahat na matulog, ay tinignan ko muna ang kalagayan ni Isko. Nakahinga ako ng maluwag nang napansin naming bumubuti na talaga ang kanyang pakiramdam. Kaya pumasok na ako sa kwarto para magpahinga
dahil maaga pa ang pasok ko kinabukasan. Paghiga ko sa kama ay unti-unting pumikit na ang mga mata ko at sa kalagitnaan ng pagtulog ko ay nagsimula na akong managinip. Biglang lumitaw si Isko sa panaginip ko habang lumilipad ito ng paikot-ikot sa akin. Ikinagulat ko nang nagsalita ito gamit ang malalim na boses at kinausap ako ng masinsinan. Huwag kang matakot, Ingo. Nandito lang ako para maghatid ng mensahe para sa'yo. Ano ka? Isa ka bang anghel? Kanino galing ang sinasabi mong mensahe? Pwede mong isiping nagabay mo ako patungo sa pagkilala ng totoong ikaw. Ngayon, gusto kong malaman mo na paparating na panganib at kakailanganin nila ang tulong mo. Kaya pakiusap, paniwalaan mo na may nagbabalak gumawa ng masama sa inyo. Tulungan mo sila bago pa mahuli ang lahat. Ah, kanino galing yung mga impormasyon na yan? Buksan mo ang iyong puso at isipan. Iligtas mo sila, Ingo. Sandali lang! Bigla na lamang naglaho si Isko at ako'y nagising ng humihingal. Napakabilis din ng tibok ng puso ko. Halos maligo na rin ako sa sarili kong pawis, kaya bumaba muna ako para magpakalma at uminom ng tubig. Nabagabag ako sa aking panaginip. Alam ko kasi na posibleng precognitive dream yun at hindi lang yun basta-bastang ordinaryong panaginip lamang. Napakalinaw ng lahat na ang aking natunghayan sa loob nito. Nang may masmasan ako'y naalala ko si Isko. Kaya pinuntahan ko siya agad at nagulantang ako sa aking nakita. Wala na siya sa kanyang kinapupwestuhan. Imposibleng makaalis siya dahil bukod sa bali ang kanyang mga pakpak, pilay rin siya at hindi makapaglakad ng maayos. Kaya nakumpirma ko na hindi nga talaga siya isang ordinaryong ibon lamang. May kung anong mahiwaga sa kanya at marahil ay pinasok at kinontrol niya ang aking panaginip. Kinabukasan, sinubukan kong magkwento sa mga magulang ko habang nag-aagahan kami. Kaso hindi sila makatutok sa akin dahil nagmamadali sila. Kailangan na kasi nilang pumasok sa trabaho. Kaya nagdesisyon ako na saka na lang ito banggitin sa kanila pag may sapat na oras na silang makinig sa akin at makapagbigay ng payo. Kahit magulo ang isip ko ng araw na yon, isinantabi ko muna yon at nagdesisyon akong pumasok sa eskwelahan. Marami kaming pagsusulit na makakaapekto sa grado ko na dapat kong tutukan. Ngunit kahit pigilan kong mag-isip, ay nakaramdam pa rin ako ng pagkabagabag. Sa totoo lang, ilang beses na rin akong nagka-precognitive dream na negatibo. Pero iba talaga ang pakiramdam ko sa huling na panaginipan ko. Pagdating ko sa paaralan, ay wala namang kung anong kakaiba sa paligid. Nagpatuloy ang araw ko ng normal hanggang sa may narinig akong usap-usapan na may bangkay raw na natagpuan sa kabilang bayan. Wakwak daw ang dibdib, punong-puno ng kalmot ang katawan at halos mapugot na raw ang ulo. Marahil ay hindi raw ordinaryong tao ang gumawa doon sa nakakaawang dalaga. Napaka-brutal ng mga narinig ko mula sa mga guro at kaklasiko. Labis ang pagkabog ng dibdib ko nung oras na yon. Kaya pagkatapos ng klasiko, ay naisip kong dumiretso muna kay Mang Ben. Alam ko kasing hindi agad makakauwi ang mga magulang ko kasi kailangan nila parehong mag-overtime sa trabaho. Hindi ko mapigilang mag-alala sa kanila. Kaya nagplano kong sunduin sila bandang alas 6 ng gabi pagkatapos ng kanilang trabaho. Alas 4 na ng hapon nang makarating ako sa pwesto ni Mang Ben. Paglapit ko sa kanya ay naramdaman niya agad na may kung anong gumugulo sa aking isipan. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa at nagkwento na agad ako.
Mang Ben, nabanggit ko na po sa inyo noon yung tungkol sa mga kakaibang panaginip ko, hindi po ba? Nakakaramdam po ako ng takot sa napanaginipan ko kagabi. Parang korektado po kasi yun sa nangyari sa kabilang bayan kaninang umaga. Hindi ko po maintindihan kasi parang napakabilis ng mga pangyayari. Gulong-gulo na po ako eh. Naintindihan ko ang nararamdaman mo, Ingo. Alam kong tinatanong mo ang sarili mo kung bakit nagkakaroon ka ng ganyang mga kakaibang abilidad. Nagdududa ka kung regalo ba ito sa inyong Diyos o sumpa ng kampo ng kadiliman. Hindi ko po makalimutan yung narinig kong usap-usapan sa paaralan kaninang umaga. Nabalitaan niyo po ba yung tungkol sa babaeng pinatay sa kabilang bayan? Napaka-brutal po ng pagpaslang sa kanya. Oo, iho. At sa tingin ko ay mga aswang ang may gawa nun. Sigurado rin akong ang panaginip mo kagabi ay nagsisilbing babala para sa ating lahat. Mayroon pa po akong hindi nasasabi sa iyo. Kahapon po, may nakita akong kakaibang ibong maya sa daan. Bali ang mga pakpak niya at pilay rin siya. Pagkakita ko pa lang sa kanya, napansin ko agad na may kakaiba sa kanya dahil kulay asul at lila ang mga pakpak niya. Inuwi ko siya at ginamot namin ni tatay. Oras na para malaman mo ang totoo, Ingo. Naguluhan ako sa huling sinabi ni Mang Ben dahil para bang alam na niya ang buong kwento kahit hindi ko pa natutumbok ang punto ko. Kaya kaagad ko siyang tinanong kung anong katotohanan ba ang tinutukoy niya. Noong unang beses kitang nasilayan kasama ang mga magulang mo, ay naramdaman ko agad ang iyong enerhiya at alam kong kapareho kita. Isa ka ring starseed katulad ko. Ano pong starseed? Ano pong koneksyon yan sa mga nabanggit ko sa iyo kanina? Ipaniliwanag sa akin ni Mang Ben na ang mga starseeds daw na katulad namin ay nagmula sa ibang planeta o dimensyon. Kami raw ay pinanganak sa katawang pangtao dito sa mundo para tulungan ang sangkatauhan gamit ang aming mga espesyal na abilidad. Ang misyon namin ay magpalaganap ng purong pagmamahal at liwanag dito sa mundo upang magbigay ng inspirasyon at turuan ng mga taong gamutin ang anumang sakit o puot sa kanilang mga puso. Marami raw na sinyalis upang malaman kung sino sa atin ang mga starseeds. Kabilang narito ang pagiging mapagmahal sa ating kalikasan, interesado sa ating kalawakan, sensitibo sa iba't ibang enerhiya sa paligid, malakas ang intuisyon, at lapitin ng mga bata at hayop. Karamihan daw sa amin ay mayroon din daw na psychic gifts, katulad ko na nakakaranas ng precognitive at lucid dreams. Ang pagiging henyo ko ay parte rin daw ng katangian ko bilang isang starseed. Kaya pala, halos walang nakaintindi sa akin dahil iba ako mag-isip sa karamihan. Ngayon ko lang din napagtanto kung bakit ganito ako kasi hindi pala ako purong tao. Nabanggit din sa akin ni Mang Ben na noon daw ay dinalaw rin siya ni Isko. Ganon din ang nangyari pagkatapos niyang gamutin ito. Napanaginipan daw niya at pagkagising niya ay hindi na ito matagpuan. Marahil daw ay si Isko ay isang munting mensahero na mula sa aming dimensyon upang bigyan kami ng babala sa mga panganib na darating sa aming buhay. Noong panahon niya raw ay napanaginipan niya na rin ang tungkol sa mga aswang. Ngunit hindi pa rin daw niya talo ang puwersa ng mga aswang. Kaya ngayon ay pinaramdam na naman ng mga kampon ng kadiliman ang kanilang presensya. Kailangan ko rin daw makausap ang tatay ko tungkol dito dahil may mga dapat pa akong malaman mula sa kanya. Natigilan ako sa aking mga narinig. Natulala ako ng ilang segundo dahil hindi ko mawari kung ano ba ang nararamdaman ko nung mga sandaling yon. Matapos ang ilang minuto na pagpapakalma
ay nagpaalam na rin ako kay Mang Ben at nagtungo sa pinagtatrabahuan ng aking mga magulang upang sunduin sila. Sakto lang naman ang pagdating ko dahil naghahanda na sila para umuwi. Magkatabi lang kasi ang mga pinagtatrabahuan nila, kaya madali lang din para sa akin nang sunduin sila. Ngunit napansin nilang wala akong imik nang pauwi na kami. Anak, ano bang nangyari? Sabihin mo nga sa amin, alam naming may bumabagabag sa iyo eh. Tay, may kailangan po tayong pag-usapan. Mamaya ko na lang po sasabihin kapag nakauwi na tayo. Oh, sige. Kung ano man yan, alalahanin mong nandito lang kami ng nanay mo para sa'yo. Hindi ka namin pababayaan, anak. Salamat po, tay. Pagdating namin sa aming tahanan, ay maaga kaming naghapunan. Bumili na lang kasi kami ng lutong ulam at kanin para makakain agad. Lahat kasi kami ay pagod noong araw na yon, kaya nagdesisyon kaming huwag nang magluto para makapagpahinga rin kami kaagad. Pagkatapos namin kumain, ay kinausap ko na sila tungkol sa panaginip ko at sa mga nangyari kanina. May aaminin din ako sa iyo, anak. Sa tingin ko ay kailangan mo na itong malaman. Alam niyo po bang isa akong starseed? Oo, anak. Nabanggit na yan sa amin ng nanay mo ni Mang Ben. Yan din ang naging dahilan kaya mas naging malapit pa kami ni Ben sa isa't isa. Kung ikaw ay isang starseed, ako naman ay isang antingero. Ngayon lang namin sa iyo ito sinabi dahil naghintay lang kami ng tamang oras. Matagal na kaming magkakilala ni Ben. Hindi ka pa isinisilang sa mundong ito. Alam ko na isa rin siyang starseed katulad mo. Noon ay sinugod kami ng mga aswang. Nalaman namin ito ng maaga. Ngunit hindi kami nakapaghanda dahil kahit mismo ang mga kapwa antingero ko ay hindi ito sineryoso. Kaya nanaig ang kampod ng mga kasamaan dahil walang naniwala sa babala ni Ben noon. At alam kong mangyayari ulit ang pag-atake nila. Kaya ako nagpursiging turuan ka ng karate para maprotektahan mo ang sarili mo at ang mga tao. Kapag nangyaring sumugod silang muli dito. Katulad niyo rin po bang antingero si nanay? Hindi, anak. Pasalamat na lang ako sa kanya dahil bukas ang isipan sa mga ganito at tinanggap niya ako ng buong buo. Hindi niya ako kinatakutan sa pagiging antingero ko. Kaya simula pa lang ay minahal ko na siya ng lubusan. Isa palang normal na tao si nanay. Kaya mas lalo natin siyang dapat pag-ingatan. May ideya ka po ba kung kailan? Hindi ko na ituloy ang aking sasabihin nang may bigla kaming narinig na matinding sigawan sa labas ng aming tahanan. Malakas na sigawan na halos ay mapunit na ang kanilang mga lalamunan. Bigla akong namawis habang nalalamig ang buong katawan ko. Parang alam ko na kasi ang dahilan ng pagkabulabog ng mga tao sa aming lugar. Ito na ang sinabi ni Isko na panganib sa panaginip ko. Nagmadali si tatay na isinuot ang isang anting-anting na may kakaibang itsura. Pangil ng kidlat daw ang tawag dito. Pinagtago niya kami ni nanay dahil sa takot niya na may mangyaring masama sa amin. Ngunit hindi ako pumayag at nagpresenta ako na tulungan siya sa magaganap na laban. Kahit ano pang mangyari, ay hindi ko hahayaang lumabang mag-isa si tatay, kahit pa may gamit siyang anting-anting. Kaya itinago namin si nanay sa kailaliman na parte ng aming tahanan na kung saan hindi siya maaamoy ng mga aswang. Sinadya raw ni tatay na orasyonan ang lugar na yon para kay nanay para maprotektahan siya sa mga ganitong pangyayari. Hindi pa man din kami tuluyang nakakalabas sa aming teritoryo ay tanaw na namin ang mga kagimbal-gimbal na mga nilalang na nanlilisik ang mga mata. Naglalaway na masahol pa sa asong nauulol. May mga malalaki at matatalas na ngipin na malayo sa itsura ng isang ordinaryong tao. Nagsisihabaan na itim na mga kuko. Yun ang unang beses na makakita ako ng aswang.
at hinding-hindi ko makakalimutan yun dahil nakatatak na sa isip ko ang kanilang mga nakakatakot na itsura. Anak, dito ko lang sa likod ko. Akong bahala makipaglaban sa mga ito. Apat lang naman pala sila. Kayang-kaya ko ang mga ito. Sige po tay, aalalayan po kita. Sabay-sabay sumugod sa amin ang apat na aswang at namangha ako sa galing ni tatay sa pakikipaglaban. Dahil sa sobrang lakas at bilis ng kanyang mga suntok at sipa. Napakalinis gumalaw ni tatay. Ako naman ay ginamit ang lahat na natutunan ko sa karate na itinuro sa akin ni tatay nang makaharap ko ang dalawang aswang. Sa una ay nakikipagsabayan ako, ngunit iba rin talaga ang bilis nila. Nang makaramdam na ng pagod ang katawang lupa ko, ay biglang sinamantala yon ng isang aswang at pinagkakalmot ako. Napasigaw ako sa lalim ng mga kalmot nila sa katawan ko. At matapos lamang ang ilang sandali, ay bigla akong nakita si nanay na papalapit papunta sa amin. Marahil ay narinig niya ang pagsigaw ko, kaya nag-alala siya at lumabas ng bahay. Agad namang nabaling ang tingin ng mga aswang kay nanay at mabilis nilang sinugod ito. Hoy, sariwang laman! Sugod, mga kasama! Nawala sa konsentrasyon ng aking ama nang makita niyang nilalapa na ng mga aswang si nanay. Naunahan kasi kami ng mga aswang na lumapit kay nanay dahil binitawan ako ng isang aswang para sugurin si nanay. At tinignan muna ni tatay ang kalagayan ko dahil nakita niyang hinang-hina na ang katawang lupa ko. Ngunit pagdating niya kung nasaan si nanay ay huli na pala ang lahat. Nakita niya kung paano ginitay-gutay ng mga halimaw na yon si nanay. Nasaksihan niya ang karumal-dumal na paglapa nila sa leeg ni nanay na naging dahilan ng pagkapugot ng kanyang ulo. Iniharap pa ng aswang kay tatay ang ulo ni nanay habang pangising-ngisi lamang ito. Nakita ko sa bawat galaw ni tatay na talagang nilamon na siya ng matinding galit dahil sa nangyari. Sinugod niya ng walang pag-alinlangan ang mga aswang na parang nakaipon ng naguumapaw na lakas ng katawan. Wala nang nagawa ang tatlong aswang nang labanan sila ni tatay. Sinigurado ni tatay na mapapatay niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanilang puso. At nang oras na para paslangin ni tatay ang nahuhuling aswang ay biglang nagsalita ito. Nagmamakaawa ako sa inyo. Huwag ninyo akong papatayin. Hindi ko gusto magtungo sa nantas na kasamaan. Ano ka, ma? Hindi mo ginusto maging masama? Sa tingin mo, kaya mo akong manipulahin? Sinugod niyo kami at tumulong ka sa pagkitil ng buhay ng mga inosenteng tao. Kaya ang dapat sa'yo, mawala na sa mundong ito. Susundin ko lahat ng gusto niyo. Huwag niyo lang akong patayin. Maawa kayo. Hindi ko may sasalba ang buhay ng ina at mga kapatid ko kung mawakasan ninyo ang buhay ko. Sandali lang, tay. Pakinggan natin siya. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Ingo? Sigurado kang gusto mo pang bigyan ng tsansa magsalita itong hayop na pumatay sa nanay mo? Opo, tay. Nararamdaman kong nagsasabi siya ng totoo. Alam niyo pong malakas ang intuition ko. Kaya sana'y pagkatiwalaan mo po ako. Binaling ko ang aking tingin sa aswang at kinausap ko ito ng mahinahon. May mga paparating pa bang mga aswang para sumugod sa amin? Wala na. Ang alam ko'y nasa kabilang bayan ng iba at nakikipaglaban sa mga antingero doon. Pero dito sa inyo ay apat lang naman kaming sumugod. Patawad. Anong pangalan mo? Ako si Fredo. Nang malaman naming kahit papaano ay ligtas kami nung mga panahong yun, ay inisikaso namin ang gutay-gutay na bangkay ni nanay. Ipinasok muna namin yun at itinabi sa isang sulok ng aming bahay para maihanda sa kanyang burol kinabukasan. Inaya rin namin si Fredo na pumasok sa bahay at sinamahan namin siya sa aming banyo para makapaghugas ng kanyang mukha
at katawan na puro dugo. At nang lahat kami ay may masmasan, tinanong ko na siya kung bakit napasama siya sa grupo ng mga halang ang kaluluwa. Sinabi niya sa amin na siya raw ay may dugong aswang, ngunit hindi pa siya ganap at buo hanggat hindi pa siya nakakatikim ng dugo at laman ng tao. Ipinaliwanag niya na kanina raw ay hindi niya talagang nilapa si nanay. Tumulong daw siya sa mga kasama nitong aswang sa pagpigil kay nanay upang hindi na siya makagalaw pa. Napilitan lang daw siyang gawin ito dahil hawak ng kanyang lolo na si Facundo, na isa ring aswang ang buhay ng kanyang ina at mga kapatid. Nais daw ni Facundo na maging katulad niya si Fredo para maipagpatuloy ang lahi ng mga aswang. Kahit daw ayaw niyang pumatay ng mga inosenteng tao, ay kinakailangan niyang gawin alang-alang sa buhay ng kanyang ina at mga kapatid. Sigurado kasi siyang hindi ito pananakot lamang ng kanyang lolo para sumunod siya sa kagustuhan nito. Hindi raw mag-aalinlangan si Facundo na patayin silang mag-iina dahil nga pati sarili nitong anak, sariling dugo at laman ay nagawa nitong paslangin. Katulad daw kasi ni Fredo ay ayaw ring gampanan ng kanyang ama ang tungkulin nito bilang aswang. Ayaw nitong maghari ang kasamaan ng mga aswang sa mundo, kaya walang awa itong pinatay ni Facundo. Nang maipaliwanag ito ni Fredo ng napakadetalyado, ay naniwala na rin kami ni tatay. Napakahirap ng sitwasyon niya at ngayon ay siguradong nasa panganib na ang buhay ng kanyang ina. Sa totoo lang, nawalan na ako ng ina nang dahil sa kasamaan ng mga aswang. Kaya ayaw ko rin itong mangyari sa iba pa. Handa akong tulungan si Fredo sa abot ng aking makakaya. Kaya nagdesisyon kami ni tatay na pabalikin muna siya sa kampo ng mga aswang para hindi makahalata si Facundo na may ganitong nangyari kay Fredo. Ang usapan namin ni Fredo ay babalik siya doon para makakuha ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga plano ni Facundo. Kailangan naming malaman kung kailan ang susunod itong pagsugod sa lugar namin sa Masbate upang makapaghanda kami. Ngunit nang kausapin ko si tatay tungkol dito, ay bigla siyang nanlumo. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kasalanan ko kung bakit wala na sa atin ang nanay mo. Hindi po tay, huwag mong sisihin ang sarili niyo. Mga aswang ang dahilan kung bakit nangyari ito sa atin. Kaya dapat silang managot sa lahat ng ginawa nila sa atin, sa mga taong bayan. Hindi ko pa sana ito gagawin ngayon. Ngunit sa tingin ko, ito na ang tamang oras para ipamana ko sa iyo ang pangil ng kidlat. Ibinigay din sa akin ng lolo mo yan, isa ring antingero, upang magamit ko sa pakikipaglaban. Nagbibigay ito ng pambihirang liksi at lakas sa kung sino man ang may tangan nito. At sa tingin ko ay, mas magiging mabisa ang kapangyarihan ng anting-anting na yan sa iyo dahil natural sa iyong pagiging maliksi at malakas. Iyon ang dahilan kung bakit sinanay kitang magkarate sa murang edad, para pagdating sa oras na ipapasa ko na ito sa iyo, malakas ang iyong sistema. Alam ko ring may pambihira kang pag-iisip, kaya mas magagamit mo na naaayon sa iyong diskarte. Huwag kang mag-alala anak. Hindi kita pababayaan. Gagabayan kita hanggang maabot mo ang pinakatotoong potensyal mo. Tinanggap ko ng buong puso ang pangil ng kidlat dahil alam ko sa sarili kong makakatulong ito sa amin. Lalo na't maraming masasamang nilalang na umaaligid sa amin. Kakailanganin ko ito para protektahan si tatay pati na rin ng taong bayan. Katulad nga ng sinabi ko kanina, napakabilis lamang ng mga pangyayari, kaya hindi ko sigurado kung handa na ba ako sa lahat ng ito. Ngunit kailangan kong maging matapang dahil wala na rin akong ibang magagawa pa. Pagkatapos ng gabing yun, ay ibinurol agad si nanay at nagdesisyon kaming ilibing agad siya pagkatapos ng isang araw lamang.
Nabalot kasi ng takot sa aming lugar na umabot sa puntong halos lahat ng tao ay ayaw nang lumabas sa kanilang tirahan. Nakarating na rin ang balitang ito sa aking paaralan. Nagdesisyon silang suspindihin ang klase namin ng ilang linggo. Lahat kami nangangamba sa kung ano ang susunod na galaw ng mga aswang. Kaya sinanay ako ng sinanay ni tatay. Araw-araw ay binatak niya ang katawan ko upang lalong mas maging malakas at maliksi kahit hindi ko suot ang pangil ng kidlat. Binigyan niya rin ako ng mga pagsusubok na mas lalong magpapatibay sa aking isipan. Pursigido akong wakasan ng kasamaan ng mga aswang. Tumapad din naman sa usapan si Fredo at nagtungo muli siya sa aming bahay upang ibalita sa amin ang mga planadong galaw ng kanyang lolo. Nakahinga rin ako ng maluwag nang sinabi niya na ligtas ang kanyang ina at mga kapatid. Ngunit hindi pa rin sila makahiwalay sa poder ni Facundo. Bantay sarado pa rin siya ng mga ito at handa itong kumitil ng buhay kung sakaling hindi sumunod si Fredo sa kagustuhan nito. At ayon sa kanya, ang susunod na pag-atake ni Facundo ay pagkatapos ng 4 na buwan. Sa ngayon daw ay nililikom pa ni Facundo ang mga katulad niyang halimaw na walang puso at kaluluwa. Pinapalakas pa raw niya ang kanyang mga alagad para maubos na raw ang mga antingero at kung sino man na kumakalaban sa kanya. Nagdaan ng mga araw ay patuloy pa rin sa pagbisita si Fredo hanggang sa nakagaanan na namin siya ng loob ni tatay. Itinuring ko na rin kaibigan si Fredo katulad kay Mang Ben. Siguro nga ang dahilan nito ay dahil parehong may kakaiba sa aming dalawa kaya nagkakaintindihan kami. Nabanggit ko na rin sa kanya ang tungkol sa pagiging starseed ko at pinaniwalaan naman niya ako kahit hindi siya pamilyar dito dahil hindi niya alam na may mga katulad ko palang nabubuhay sa mundong ating ginagalawan. Ipinakiusap sa akin ni Fredo ang kaligtasan ng kanyang ina at mga kapatid. Kaya nangako ako sa kanya na sabay naming susugpuin ang puwersa ng mga aswang para maisalba ang buhay ng kanyang mga minamahal. Tungkol pala dito, nagtungo kami lahat sa tahanan ni Mang Ben para kumustahin ang lagay niya dahil lubos kaming nag-aalala sa kanya. Swerte naman dahil nadatnan naman namin agad siya na nakaupo lamang sa hardin niya. Ayos ka lang ba dito, Ben? Sinugod ka rin ba ng mga aswang dito? Hindi pa, Gusteng. Pero alam kong darating din ang araw na yon dahil nakita ko na yun sa aking panaginip. Kung ganun po, kailangan may kasama ko po dito para may magprotekta sa'yo. Pwede po bang dito muna kami manirahan kasama mo? Hindi ko po kayang hayaang mag-isa ka lamang dito. Eh maraming salamat sa inyo, Gusteng Ingo. Sige, tuloy kayo sa aking tahanan. Paghandaan natin ang pagsugod nila. Eh pagpasensya nyo na itong munting tahanan ko ha. Medyo siksikan tayo dito sa dami ba naman ng mga mahal kong alaga. Ano ko ba naman, Ben? Napakaganda nga rito eh. Tsaka huwag kang mag-alala. Ang importante ay magkakasama tayo ngayon para protektahan ang isa't isa. Uuwi muna kami para makapag-impake at maidala mga gamit namin dito. Eh siya nga pala. Ito si Fred. Si Fredo. Oo. Kilala ko na siya dahil pumasok na rin siya sa aking panaginip. Alam ko na rin ang tungkol sa pagkatao niya. Walang duda, nakatulad ko nga talaga si Mang Ben. Nagkakaroon din nga talaga siya ng precognitive dreams. Pasalamat na lang ako't nakilala ng aming pamilya si Mang Ben dahil talagang ginabayan niya kami at hanggang ngayon ay ginagabayan niya pa rin kami. Matapos ang ilang buwan na pag-iinsayo ko at paghanda namin ni tatay, ay dumating na ang malagim na gabi na tatatak sa amin at maaalala namin habang kami nabubuhay. Bandang 8:00 ng gabi ay bumungad sa amin si Facundo at Fredo. Naging maingat si Fredo ng mga panahong bumibisita siya sa amin
Kaya walang ideya si Facundo na pinaghandaan namin itong laban na ito. Sinadya ni Facundo na sumugod sa teritoryo ni Mang Ben dahil nakalaban niya na pala si Mang Ben at si Tatay noon. Sa pagkakataong ito, plano niyang wakasan ang buhay nito. Noon kasi ay hindi tinuluyan ni Facundo si Mang Ben at si Tatay upang maramdaman nila ang kalupitan ng mundo at nang makaramdam sila ng matinding sakit kapag inisa-isa ni Facundo na patayin ang mga mahal nila sa buhay at kabilang na doon ang aking ina. Ganti ito sa kanila ni Facundo sa pagpatay ni Tatay sa mga kapamilya ni Facundo na kapwa aswang niya rin. Ayos ito. Laparito kami para unahin si Ben. Pero kapag siniswerte ka nga naman, ang daga na mismo ang lumalapit sa pusa. Nandito ka rin pala, Gusting. At pati rin pala ang anak mong walang kwenta. Oo, Facundo. Nandito kaming lahat para wakasan na ang kasamaan mo. Dahil hindi kami papayag na maghari-harian ka sa mundo. Hindi ka namin napatay nung una. Pero ngayon, sisiguraduhin na namin na uubusin namin ang lahi mo. Sumugod sa amin ng sabay-sabay ang mga aswang na kasama ni Facundo habang siya ang nakamasid lang sa amin. Kasama na rin sa mga sumugod at nagpanggap na nakikipaglaban si Fredo. Katulong ko sa pakikipaglaban sina Tatay at Mang Ben. Napatumba namin ang 10 aswang na sumugod sa amin. Hindi rin ako makapaniwala sa taglay kong lakas at liksi ng mga sandaling yun na para bang triple pa ng natural kong bilis at lakas. At nagamit ko nga ang aking mga inaral na karate techniques sa laban na yun. Kaya kahit kamay at paa ko lang ang aking gamit, ay nagawa kong tapatan ang mga aswang. Samantalang sina Tatay naman ay ramdam na ang ngalay at pagod. Kaya nang dalawa na lang na aswang ang kailangan kong sugpuin at kabilang na doon si Fredo, ay pinagpahinga ko muna sila sa isang sulok at ako ang humarap sa kanila. Nang kami na ni Fredo ang nagharap, ay pinatumba ko si Fredo. Parte ito ng aming plano para labanan na agad ako ni Facundo. Alam kasi ni Fredo na kapag kapamilya ni Facundo ang maagrabyado, ay siguradong lalamunin ito ng puot. Ayaw niya kasi nahihina-hina ang kanyang mga kadugo. Kaya habang hindi pa ako nakakaramdam ng matinding pagod at kakayanin ko pang lumaban, kailangan ko na siyang harapin. Ngunit hindi ko inaasahan ang mga susunod na pangyayari. Mayroon pa palang mga alagad niyang aswang na susugod sa akin. Hindi ko na napigilan ang mga ito at biglang sumugod kina Tatay. Sa pagkakataong ito'y dihado na kami sa laban at napuruhan si Mang Ben at si Tatay. At dahil apektado na ang emosyon ko sa mga pangyayari, pati ako'y nahihirapan din sa laban namin ni Facundo. Sa kabila ng pagiging matanda niya, talagang napakalakas pa rin niya at kaya niyang tapatan ang lakas ko. Nang lahat kami ay tumbado na at puno na ng sugat sa aming mga katawan, ay biglang tumawa ng napakalakas ni Facundo. Akala ko ng mga panahon na yon ay katapusan na naming lahat. Ngunit biglang umilaw ang mga mata ng mga malalaking aso ni Mang Ben at sinugod ang mga aswang. Nilapitan din kami ng kanyang mga pusa at dinilaan kami sa aming mga ulo at mukha. Pagkatapos noon ay nakaramdam kami muli ng lakas sa aming pangangatawan. Nakikita pa rin ang aming mga sugat at pakonti-konting nawawala ang sakit ng aming mga katawan. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at sinugod ko na si Facundo. Magkakasunod na malalakas na sipa at suntok na siyang nakaalog sa pangangatawan nito. Sinubukan niya akong patamaan ng kanyang mga kalmot, ngunit hindi niya masabayan ang aking bilis. Sa kalagitnaan ng aming laban, ay nakita kong sakal-sakal na sina Tatay at Mang Ben ng mga kasamahan niyang aswang. Hindi makapalag sina Tatay dahil alam kong pagod na sila sa pakikipaglaban.
Napakahirap ng sitwasyon na yun para sa akin dahil parehong nasa bingit na ng kamatayan sina tatay at kailangan kong mamili ng isa lamang. Pero pinilit ko pa rin ang sarili ko na iligtas silang dalawa. Ngunit huli na ang lahat. Si tatay lamang ang nailigtas ko at si Mang Ben ay tuluyan ng sinaksak sa dibdib ng aswang gamit ang dala nitong punyal. Hindi na natiis ni Fredo ang mga nangyari kaya bigla nitong sinugod si Facundo. Pinigilan ni Fredo na makalapit sa amin ni tatay si Facundo. Kaya lang, hindi niya rin kinaya ang angking lakas ng kanyang lolo. Hayop kang bata ka! Bakit akong sinusugod mo? Matagal na akong naging sunod-sunuran sa'yo. Ngayon, dito naman natapos ang pag-asik mo ng lagim dahil sa iyong kasakiman, Lolo Facundo. Ingo! Ngayon na! Biglang niyakap ni Fredo ng napakahigpit gamit ang kanyang buong lakas si Facundo para hindi na ito makagalaw pa. Nang marinig ko ang hudyat ni Fredo, ay kinuha ko ang punyal na itinago namin sa harap ng tahanan ni Mang Ben. Gamit ang pananalig ko sa Diyos, sa mga gabay ko sa ibang dimensyon at sa pangil ng kidlat, ay sinugod ko si Facundo at itinarak ang punyal sa kanyang likuran. Sinigurado kong tatagos ito sa kanyang puso upang magwakas na ang mga masasamang gawain niya na isang kampot ng kadiliman. Sa sobrang lakas ng puwersa ko, ay agad na natumba si Facundo at umibabaw ito kay Fredo. Nakahinga ako ng maluwag nang makita kong gumalaw si Fredo na ang ibig sabihin ay hindi siya napaano. Masaya ako na buhay ang aking kaibigan at nailigtas namin ang buhay ng kanyang pamilya. Ngunit, labis akong nagluksa sa kamatayan ni Mang Ben na itinuring ko na rin bilang sariling kapamilya. Sa kabila ng kanyang pagkawala sa mundong ito, marahil ay nakabalik na ang kanyang kaluluwa sa dimensyon kung saan talaga siya nagmula. At alam kong naging masaya rin siya sa mundo ng mga tao dahil nakaranas siyang magbigay ng pagmamahal at liwanag sa ibang tao at tumanggap din ng pagmamahal mula sa mga natulungan niyang tao, hayop, at lahat ng may buhay sa mundong ito. Sa tingin ko rin, ay nakita niya ang kanyang kamatayan sa kanyang panaginip at pinili niyang isakripisyo ang buhay niya upang isalba kaming lahat. Ilang linggo lamang matapos ang lahat ng yun upang makapagsimula muli. Kasama rin namin sina Fredo at ang kanyang pamilya. Pagdating namin doon, ay nagpursige ako sa aking pag-aaral at labis ang saya ko nang matupad ko ang aking pangarap bilang isang ganap at lisensyadong guro. Habang si Fredo naman ay naging inhinyero sa isang pribadong kumpanya. Sinuportahan din naming dalawa ni Fredo ang munting negosyo sa palengke ng aking tatay at kanyang ina. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang sa dulo. Pagpalain po sana tayong lahat ng ating may kapal. Muli, isang magandang araw sa lahat. Wakas.